kaya tatlong dako. Binubuo ng mahigit 7,000 pulo. Yan ang bayan ko. Kayo manggi ang kulay namin, likas na masayahin at san man makarating. Kapansin-pansin ang galing, ngunit kahit may samot sari-sari-sariling pinaniniwalaan. Ngunit kahit may samot saring lingwaheng hindi ko na naiintindihan, tayo ay isa sa puso't diwa, hinding-hindi magigiba. Taas to o kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa piniluman. Binabagyo man, lagi magsisimulang muli. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samot sa hari ay mananatiling iisa, iisa ang pusong Pinoy ay matibay. Walang ibang nais kundi ay ang magtagumpay sa patintero ng buhay. Ngunit kahit may samot saring sari-sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot saring nauusong ating kinahihiligan, tayo ay isa sa puso't diwa, hinding-hindi magigiba. Taas to o kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lagi magsisimula muli. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samot sa hari ay mananatiling iisa, 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 iisa. Ngunit kahit may samot saring sari-sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot saring hidwa ang kailan pa kaya matutultukan, tayo ay isa sa puso't diwa, hindi-hindi magigiba. Taas to o kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Pagyo man lagi magsisimula muli. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samot sa hari ay mananatiling iisa.
pagdalaw nitong mga kalungkutan. Iyong alalahanin may amang nagmamahal. Laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalis sa asa anumang bagay. Sa may lapit iyong kahilingan, sambahin, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Dadaig kahit nalulumbay ang pag-asang taglay ay iyong ingatan. Ang dalis ay naaral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan. Sambahin, anumang bagay. Sa may lapit iyong kahilingan, huwag mabalisa sa anumang bagay. Sama sa Ama ay pag-ibig, lubhang mapagmahal. Ang di mo masabi, siyang may alam.
sa pamunuan ng ating paaralan, sa pamumuno ng ating butihing punong guro, Binibining Flora J. Mendoza, sa ating masigasig na High School Coordinator, Ms. Marian S. de la Cruz, sa mga masisipag na kapwa kuguro sa High School Department, sa mga magulang na walang sawang sumusuporta sa anumang gawain ng ating paaralan, sa mga mag-aaral, isang mapagpala at ligtas na araw sa ating lahat. High School Convocation. Ito ay taon-taon nating natutunghayan sa loob ng paaralan. Ito ang pagkakataon kung saan ang mga mag-aaral ay sama-samang nagpapakita ng kanilang talento, mapasayaw, pag-awit man o pag-arte. Sa kasalukuyan, ang ating henerasyon ay nahaharap sa isang malaking pagsubok dulot ng pandemya. Kung kaya't may mga nakasanayan tayong gawain na hindi na maaaring gawin sa loob ng paaralan. Isa nga rito ang High School Convocation. Sa unang pagkakataon, mapapanood natin ito sa pamamagitan ng virtual. Ipinapakita lamang nito na hindi mahadlangan maging ng pandemya ang hangarin nating ipamalas ang ating pasasalamat at pagpupugay sa lahat ng bayani sa labang ito. At magbigay pag-asa na rin sa ating kapwa, lalo higit sa lahat sa mga nagkasakit, nawalan ng trabaho, at nawalan ng mahal sa buhay sa gitna ng pandemya. Ito ang pagkakataon para magkaisa. Kapag sama-sama, kayang-kaya. Sa aming mahal na tagapangulo at punong guro ng paaralan, Binibining Flora J. Mendoza, sa aming butihing Guidance Counselor and Academic Coordinator, Binibining Makaria L. Menjola, sa mga walang pagod na guro na mataas na paaralan sa pamumuno ng kanilang coordinator, Binibining Marian S. de la Cruz, mga ginigiliw na magulang ng mag-aaral sa mataas na paaralan, gayon din sa ibang antas mula sa panimulang paaralan hanggang sa mababang paaralan, mga manonood at panauhin na nasa kani-kaniyang tahanan sa oras na ito, mga mag-aaral, mga kaibigan, isang mabiyayang araw sa inyong lahat. Biyaya sapagkat sa gitna ng pandemya, may virus, hindi tayo makalabas basta-basta, bawal pa ang face-to-face learning, kailangan pang magsuot ng face mask at face shield bilang pag-iingat, tayo ay narito. Tayo ay buhay, ligtas, malusog, at nairaos natin ang halos isang taong pag-aaral sa pamamagitan ng online learning na puspos ng maraming hamon. Biyaya sapagkat kung mayroon man na naapektuhan ng pandemya, sa pangkalusugan man o pangkabuhayan, may dahilan at isang malaking biyaya ang bumangon na punong-puno ng pag-asa at pagpupunyagi na ipagpatuloy ang buhay sapagkat ito ang ating misyon na dapat gampanan. Biyaya pa rin ang mga mag-aaral sa mataas na paaralan, puspos ng talino at kakayanan na nalinang sa Our Lady of Perpetual Help School. Biyaya dahil natutunan nilang ibahagi ang biyayang ito sa pamamagitan ng isang pagtatanghal na magdudulot ng biyaya ng aliw at saya sa lahat ng manonood sa gitna ng pandemya. Biyaya sapagkat nagkakaisang natitipon sa kani-kanilang tahanan ang bawat pamilya na bumubuo sa isang malaking pamilya ng Our Lady of Perpetual Help School Incorporated. At biyaya pa rin dahil may mga guro na matiyagang humikayat at gumabay sa ating mga kabataan
upang ipagpatuloy ang pagkatuto, uwanlad ang kakayanan, mangarap para sa kinabukasan, at mabuhay ng punong-puno ng pag-asa, kalakasan at pananalig sa poong may kapal. Tunay na tunay po na napakarami pang biyaya ang mararamdaman natin sa oras na ito kung iisa-isahin natin. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan dahil siya ay Diyos na buhay, muling nabuhay at nananatili sa atin, na mangungusap sa pamamagitan ng mga tao at pangyayari sa ating paligid. Kaya po, sa bawat biyaya, tayo ay magpasalamat, kilalanin at pahalagahan ang ugat ng mga biyayang ito, matutong ipamahagi at maging biyaya sa kapwa, at baunin sa ating buhay paglalakbay bilang lakas at pag-asa patungo sa ating paroroonan. Para sa mga magtatanghal mula sa mataas na paaralan, gayon din sa kanilang mga guro na nagsumikap na mabuo ang pagtatanghal na ito nang maipahayag ang 4 P's ng pasasalamat, pagpupugay at pag-asa sa gitna ng pandemya, isang matagumpay na pagbati sa inyong lahat. Di po biro ang inyong ginawa at paghahanda. Saludo kami sa inyo. Malaking biyaya ang naghihintay para sa inyong lahat. Salamat po. Nawa, namnamin ang bawat isa ang walang hanggang pagmamahal ng ating Panginoong lumikha sa pamamagitan ng mapagkalingang mahal na ina ng laging saklolo sa tuloy-tuloy at umaagos na biyaya sa ating lahat sa gitna ng pandemya. Purihin si Jesus sa pamamagitan ni Maria at ni Jose. Magandang araw sa lahat. Tunay na napakabilis ng panahon. Parang kailan lamang nang magulat tayo ng unang pagpapahayag ng lockdown noong March 15, 2020. Malapit na rin noon ang pagkasara ng taong pampaaralan 2019-2020. Naghahanda na rin tayo para sa mga end of the school year activities tulad ng moving up, graduation exercises, at recognition day. Naisagawa pa rin naman ito subalit sa ibang pamamaraan. Na-delayed ang mga ito sapagkat hindi natin alam kung kailan magtatapos ang pandemic. Ginulat tayo ng mga terminong ating narinig: new normal, general quarantine, skeletal arrangement, social distancing, virtual, synchronous, asynchronous, at marami pang iba. Maraming hamon ang dumating hindi lamang sa ating mga Pilipino, halos sa iba't ibang tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun pa man ay inihanda natin ang ating sarili sa pagtugon sa hamon ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Itinuro at sinagawa natin ang minimum health protocols tulad ng malimit at wastong paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at social distancing. Bago magbukas ang klase ng taong pampaaralan 2020-2021, ay nagbigay ako ng opisyal na pahayag sa ating website at Facebook tungkol sa paraan ng pagtuturo. Ginamit natin ang online teaching for academic subjects at modular sa non-academic. Ang mga nasabing pamamaraan ay nagdulot ng mga sumusunod na hamon sa lahat ng opisyans. Una, dedikasyon sa pag-aaral. Ikalawa, paggawa ng sariling gawaing pampaaralan. At ikatatlo, matalino at mapanuring pagtingin sa mga balita at laman ng social media.
Sa kabila ng maraming pagsubok at hamon ng pandemya, naisagawa natin ang school vision, mission at objectives. Ganoon pa man ang ating trust, teaching the mind, touching the hearts, and transforming lives. Naisagawa natin virtually ang mga sumusunod. Una, buwa ng virtual mass na nakakasama pa rin natin ang ating spiritual director, Reverend Father Teofilo S. Ruscha. Feast Day of Our Lady of Perpetual Health, Family Day Celebration na nakasama natin si Mayor Vico Soto at Barangay Captain Echi Ramos. Naisagawa din natin ang Living Rosary kung saan ang mga mag-aaral ng Early Childhood Education Department ay nakadamit ng Santo at Santa. Ang 39 Foundation Celebration, Santo Niño Festival, Literary Contest, Quiz Bee, at Music and Art Festival. Ngayon naman ay ang High School Convocation na papakita ninyo ang inyong mga God-given talents. Pagbati sa lahat ng mga mag-aaral, mga guro sa pamumuno ng ating High School Coordinator at Senior High School Focal Person, Binibining Marian S. De La Cruz. Sa lahat ng mga magulang, salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala sa Our Lady of Perpetual Health School. Inaasahan namin na tayo ay muling magkakasama-sama sa susunod na school year. Salamat at mabuhay tayong lahat. Praise be Jesus and Mary. Gandang umaga. Sa panahon ng pandemya, isa lang ang angad ng bawat isa, ang bumalik ang dating sigla. Sa panahong ito, marami ang naghirap, nawala ng negosyo at trabaho, at ang pinakamasakit ay nawala ng mahal sa buhay. Hindi natin ito inangad, subalit kusang dumating at hindi natin ito kayang pigilan. Ngunit, sa kabila ng mga karanasang ito, ay may maraming bagay ang ating natutuhan. Natuto tayong magpasalamat at magpahalaga sa mga biyayang ating natatanggap. Natuto tayong magbigay pugay sa mga taong handang ihalay ang kanilang oras, pagod, buhay para sa bayan at sa kapwa. Natuto tayong pahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo at higit sa lahat, natuto tayong kumapit sa Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Pag-asa, ang salitang nakakapagpalakas sa atin sa gitna ng mga suliraning, dagok at dalamhating dumarating sa ating buhay. Pag-asa ang siyang tumutulong sa atin na bumangon sa araw-araw. Tulad ngayon, sa panahon ng pandemya, marami ang naghihirap, marami ang nawalan, marami ang sinubok, subalit patuloy na lumaban at lalaban, basta huwag sumubok. Dahil sa anumang problema, tiyak na may solusyon. Sabi nga sa Kataga, habang may buhay, may pag-asa. At sa bawat umaga ay may bagong pag-asa. Pabilin lakas ng noon.
kahit kailan. Tatapos, kumapit ka lamang, huwag kang susuko. Handog na mga mag-aaral sa ikasyam na baitang, ang mensahe ng pag-asa. We serve, we share, we show compassion.
here, we heal as one. Sino ba ang dapat natin bigyang pagpupugay? Ito ba ang mga taong nagbuwis ng buhay para sa bayan? O mga taong nagpamalas ng pagmamahal para sa bayang sinilangan? O mga taong nagbibigay aral sa ating buhay? Sa panahon ng pandemya, nararapat lamang na ating dakilain ang ating lumikha. So walang sawang paggabay sa atin sa araw-araw. Ang panahong ito kung saan ang mundo ay naharap sa krisis. Bunsod ng pandemya ay maaaring magsilbing patunay na mayroong Diyos, sapagkat siya magiging sandalan at solusyon sa anumang suliraning kinakaharap natin. Isa ring malaking pagpupugay sa ating mga frontliners, Filipino workers at sa iba pang patuloy ang dedikasyon at paglingkod sa bayan. Taos puso kaming nagpupugay at nagpapasalamat para sa pinamalas ninyong tapang at kiting sa gitna ng laban. Para sa kaligtasan at buhay ng bawat Pilipino, saludo po kami sa mga nagawa ninyo para sa amin.
lang ito nakikita ko sa'yo. Sa tingin ko'y dapat lang mga yap mo'y sundan. Wala ngayon, wala ngayon. Para sa'yo bayangin alay sa'yo. Apektuhan sa buong kapuluan. Hindi inaasahan ng maraming sa ating kababayan. Maraming manggagawa ay nagsakripisyo para maligtas tayo sa bagsik ng kapaligiran. Mga tao ang nagkasala, tumino sana tayo. Tayo ay dapat magpasalamat sa bawat hakbang ng kanilang ginagawa. Silang mga frontliners, hindi magpapaawa para bumalik sa kaginhawaan ang ating bansa. Bigyang pansin natin ang mga bayani ngayong krisis. Sa bawat pasyente ang kanilang pinagaling, mayroong pag-asa. Mga doktor, nurse, sundalo, at sa lahat ng mga bayaning manggagawa, bilib kami sa inyong mga ginagawa. Saludo kami sa inyong serbisyo sa bayan. Sana bumalik na ang dating ginhawa ng buhay. Matigil na sana ang pagkitil ng di makitang kalaban. Magsilbing modelo sila sa ating pamumuhay. Suporta ng bawat isa at pasasalamat sa lahat ng makabagong bayani na patuloy na nakikipagsapalaran
sa gitna ng pandemya. Mula sa mga doktor, nurse at medical staff na gumagamot sa mga may karamdaman. Sa mga sundalo at mga pulis na sinisikap na magkaroon ng kayusan sa bansa. Sa mga guro na humuhugog ng talino at asal sa mga kawaniin ng gobyerno na nananatiling matiyaga sa paghahanap ng solusyon sa kinakaharap nating suliranin. Sa mga mag-aaral na ipinagpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng new normal. Sa mga ina, ama, ate at kuya na nagtataguyod ng pamilya. Saludo po kami sa inyo sa walang sawang pagmamalasakit at pagmamahal. At higit sa lahat, isang matunog na pasasalamat sa ating Panginoon na patuloy na paggabay sa araw-araw at sa walang sawang pagmamahal niya sa atin na siyang dahilan kung bakit sa kabila ng mga naranasang unos sa ating buhay ay patuloy pa rin tayong malaban at nabubuhay. Oh, oh, oh.
Gibbs. Up and down. Up and up and down. Down. Up and down. Up and up and down. Down. Up and down. Up and up and down. Down. Up and down. Up and up and down. Down. Up and down. Up and up and down. Down. Up and down. Up and up and down. Down. Up and down. Up and up and down. Down. Up and down. Up and up and down. Down. Marinig, tibok ng damdamin,
Ikaw'y mahalaga sa akin. Ang uwitin ko'y iyong dinggin. At kung marinig ang panalangin, lagi kang naroroon. Humihiling ng pagkakataon. Masabi ko sa'yo ng harapan. Kung gaano kita kailangan. Ay, may magagawa upang ituyas
salamat musika. Lahat na panahon makasahan ka. Salamat, salamat musika. Itong muting mundo ay napapas ni Kula. Salamat, salamat musika. Sa ating lahat. Patuloy tayong nakakaranas ng mga pagsubok na dulot ng COVID-19. Batid ng lahat ang matinding pagsubok na ating kinakaharap. Pagsubok na sinusukat ang ating paniniwala at pananampalataya. Ito'y nagiging hamon sa atin upang maging masigasig at matatag. Humihingi sa atin na magkaisa at magtulungan bilang isang pamilya, isang bansa, at isang daigdig. Tayong lahat ay gumagawa ng mga paraan, humahanap ng mga solusyon, at nagdarasal. Kumakapit sa pag-asa at hikain ng bawat isa na muling mamuhay sa isang kapaligirang ligtas, maayos, maunlad, at higit sa lahat, walang takot. Hindi maikakailang mahirap ang pamumuhay sa panahon ngayon. Pagsasakripisyo at pagpupursige kasama ng pananampalataya ang makakatulong sa atin upang mairaos ang araw-araw na pamumuhay. Bagamat may mga suliranin o pagdadalamhati ang ating nararanasan, tayong mga Pilipino ay may magandang pananaw sa sitwasyon. Tayo ay patuloy na umaasa sa pagpapala ng ating Panginoon. Pag-asa ang tugon natin sa pandemyang ito. Tayo ay magtatagumpay kung tayo ay may pagkakaisa, disiplina, at higit sa lahat, malalim na pananampalataya. Sa pagtatapos po ng taong pampaaralan 2020-2021, marami pong salamat sa patuloy na pagtitiwala sa Our Lady of Perpetual Help School. Na sa ganitong panahon, magkakasama pa rin po tayo sa paghubog ng isang kapaki-pakinabang at magandang kinabukasan para sa ating mga officials. Mag-ingat po tayo lagi at nawa tayo ay kaawaan ng dakilang lumikha. Muli, isang magandang araw. Sa pagkakasabi
puso at aking damdamin. Sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang lalasin sa puso at aking damdamin. Sa buhay, ililipas mo.